guys, welcome back to the vlog. Welcome back sa aming channel, sa The Wanderers channel. And together with me is Daddy, Mipo. Itong vlog na to will be different from our previous vlogs. Ang tagal-tagal na namin bago ulit na vlog, nag-upload. So parang after 1 year. Oh, parang oh, 1 year. One year na. Hindi pa huli. Birthday ko pa yun. Birthday mo pa. Isang taon na. The birthday niya. Yeah, oo, tama, yeah. Birthday niya yung Coco Melon. Yung Coco Melon birthday party niya. So parang mga isang taon na rin siya nakalipas. Mm. So yun, so mga hindi nakakakilala sa amin, no? Si Pipo, ang daddy ni Pipa, and ako si Roar, ang Madam Mommy. Before, ang YouTube channel na to is Madam Mommy ang name, but pero ngayon binago ko siya. Inaw ko siyang The Wanderers. Kasi this is a family content na ngayon. So, yan. Hi guys, welcome back to our channel. Ako may mga, sa aming mga co-wanderers. Wow. Itawag na tayo sa fans natin. Wow, may fans. Kala mo, laki ng mga. Okay. Yeah. Kala mo, laki ng fan base, pero. Malaki na yun. Malaki na yun. Sandaan, 109 subscribers. Sandaan, mahigit. Sa mga 109 subscribers namin, pasensya na tingin nakamulot naka-upload. Dahil medyo busy din. Mga nangan. Hindi, ang pagkukulang mo sa 100 subscribers mo. So, siguro life update muna tayo sa nangyari this last year, 2020. Mm-hmm. No? So, syempre nagkaroon ng pandemic. Pandemic. Mm-hmm. So yun, medyo nung tinamaan kami ng pandemic, medyo mabigat sa amin kasi first time namin mag-try mag-work from home. So parang, in a way, okay na rin para mas matutuwan si Pipa. Kaso syempre, sanay kami mag-work sa office talaga. So, syempre may mga relatives, friends, na tinamaan ng pandemic. Yeah, nagka-COVID yung family ko. Actually, parang halos lahat ng family members ko nagka-COVID. Same kay Pipo. Mm-hmm. Like, may mga, ano rin, may mga namatay din during, yun nga, sa pandemic. Mga pinsan, mga relatives. So, so yun, yung iba, workmates, yeah, yung mga office mates, COVID din, yeah. Friends. So, yung mali na sumising yun. Okay. Ayan, so yun nga, during the pandemic, may mga family members kami nagka-COVID, so medyo, syempre mahirap din para sa amin na humiwalay at parang, paano sila syempre makakasama, syempre, di ba? Pamilya lang naman ang lagi makakasama. And then next, no, buti na lang nung nagka-COVID yung family ko, yun yung time na bumukod kami. Isa pa yun, bumukod din kami. Sinubukan namin bumukod. Yeah, bumukod kami. That was October? October 2020. Kasi na ako, buti lang sinubukan namin bumukod. Yeah, so, siguro, lalabas ako ng mga konting snippets ng mga time na dapat i-vlog ko yung pagbukod namin pero hindi na natuloy na. Ang hirap din pagsabayin yung work from home tapos mag-i-edit. Ang dami rin ginagawa. So, konti lang. Ito. So, yun. Yung bahay. Masarap bumukod. So, kaso, syempre, mahirap din. Unlike kami, planuhan naman namin yun eh. Na, siyempre, financial. Yun nga, yung sa financial namin, yung sa schedule namin. So, pinag-aralan namin yun. Paano sa, ano, then, kaya naman pala namin bumukod. So, sinubukan na namin. Tagal kami for a month, 2 months, 3 months. Oo, sinubukan na namin. Hanggang nag 6 months kami. Oo. Na nakabukod. 6 months, oo. Then, from that 6 months, this January 2021, may mga nakabantok. To hindi. Actually, nung mga times na nagkaroon ng pandemic, ito na yung time na parang mas na-observe namin si Pipa.
kasi lagi na kami magkasama eh. Siyempre, parang one year na. Ano na nakapansin sa kanya na kakaiba? Kasi kami, actually, nang bantay lang namin kay Pipa talaga before is parang gabi. Gabi, di ba? Gabi and weekend lagi. Kasi nga, parehas kami working. So, ang schedule pa namin is 8 to 5. Tapos, syempre, yung iba galing pabiyahe. Diba? Yeah, so parang aalis kami for work, tulog si Pipa, uuwi kami. Malalaro pa ng konti. Matutulog na siya. So parang isa-dalawang oras na namin siya nakakasama. And then, parang we are looking forward during weekends nga kasi doon lang talaga namin siya nakakasama. Yes. Pero most of the time, ang kasama niya is yung family ko, which yung nanay ko, and then yung mga tita niya, mga pinsan niya. So, ito nga, yung nagkaroon ng pandemic, napapansin namin dating pa na parang mayroon siyang sariling mundo. Na kapag gusto namin siyang laruin, ayaw niya makipaglaro. Tapos, kapag tinatawag ko siya, Pipa, ganyan. Kahit ang lapit-lapit ko sa kanya, di ba, Daddy? Kahit malapit na yung tenga niya sa bibig ko, hindi siya lumilingon. Ayaw ka lang niyang pansinin. Ayaw niya akong pansinin. Then, napapansin ko na sa kanya rin na before, yung mga one-year-old siya na, ano siya nakatik sa taas. Ganyan. Tingin siya ganyan. Mas parang pag kinakausap ko siya, may iwas na yung tingin niya sa akin. Oo. Tsaka eye contact, yung nang talagang wala sa kanya eh. Eye contact, then, kala namin parang siyempre developmental. Kala namin. O sige, in denial pa kami na may something kaming napapansin. Kala namin, delayed lang talaga siya, sobrang delayed, like yung speech, yung paglalakad naman niya, hindi, no? Medyo sakto okay naman siya eh. Okay naman siya yung mga physical features niya. Walking, running, yes. Jumping, okay naman siya, nagagawa naman yung climbing, yun yung mga gusto niyang gawin. So parang talaga, hindi pa mapasok sa isip namin na mayroong something wrong kay Pipa, kasi na, mukha naman siyang okay. Okay naman siya, physically active. Naintindihan niya kami kapag nauntong. Naintindihan niya, hindi lang siya makapagsalita, which is yung major concern namin is speech niya. Eye contact. Eye contact. Tsaka ano siya, very focused. Kunyari, ang play lang niya, ito lang. No? Parang ganun eh. Parang gusto niya to, ito lang, ganito lang niya gagawin. So, ginawa niya, nagalit, ginulungo pala, pag stinobo ko siya. So, yun yung mga maliliit na observations namin kay Pipa nung nag-start yung pandemic. Kasi yung kaya good thing na rin eh, parang, ano na rin siya, in a way, good thing, kasi natutukan namin si Pipa. Yun naman yung sa amin. Yeah, plus nung ngayon bumukod kami, mas na-observe namin siya, di ba? And yung mga pangangailangan niya everyday na, ganito pala si Pipa. Oo, diba? So... Ayun, and then it comes to our attention na baka kailangan na namin siyang ipa-check. Baka there is something wrong kay Pipa na, kasi mag-3 years old na siya this June 2021. Parang bakit hindi pa rin siya makapag salita. Bakit yung mga kasabayan niya, like yung mga pinsan niya. Oo, parang yung iba. One and a half pa lang. Nagsasalita na. Tapos nakakain na lang. Nakakain na lang. Kung ano-ano. Si Pipa kasi hindi siya kumakain ng kanin eh. So, ang kinakain lang niya, apple, hotdog, tinapay, mga chips, cereals. Yung lang yun. Pero fini-feel pa niya pag kinakain niya. Parang gusto niya munang pakiramdaman kung ano yung kakainin niya bago niya kainin. Kung ayaw niya, hindi niya talaga gagawin. Pero, ano ba? Yun eh, ganun siya yun. So, ayun. So, itong last February 6, 2021, nagpa-check na kami sa developmental bed niya, sa St. Luke's. So, ayun, nagpa-assess kami, and then,
syempre yung unang finding sa kanya is meron siyang autism spectrum disorder. So, yes. Mukha naman ang autism spectrum disorder, lalagay ko na lang dyan sa baba kasi mahirap explain. Hindi na naman siya ma-explain ng todo, no? Kasi hindi naman kami expert for that. And then, so, no, nung nalaman namin na may autism, singing pipa, nagpa-second opinion pa tayo nun. Yeah. Pero before kaming magpa-check, nag-try kaming mag Speech therapy lang muna. No? Speech therapy muna siya for parang 2 weeks lang yata. 2 weeks muna. 2 weeks before ng check-up niya. Oo, kasi parang nagka-problema. Kaya naging 2 weeks, parang nagka-problema yata. Nagkasipon yata si Pipa nun eh. Dapat, kaya na-move. Oo. Yeah, dapat before siya mag-speech. Dapat 1 week lang yung speech. Uh-oh. Tapos check-up. Then, yeah. Nagkasakit na si Pipa. Kaya na-move siya 2 weeks. So, yun. Then, nagpa-second opinion kami. NCA? Yeah, sa National Children's Hospital nagpa-second opinion kami. Yes. This is, hindi naman namin siya dahil, kaya kami nagpa-second opinion kasi hindi naman to dahil hindi namin tanggap po ano yung assessment ni Pipa. Itong second opinion na to is for the family, sa mga relatives namin na gustong ipa-double check si baby kasi syempre sila parang medyo hindi pa nila ganun. Kaya parang sasabi nila hindi naman ganun si Pipa kasi nga okay naman siya. Kung ano yung reaction namin nung mga una-una pa lang ng pandemic, ganun din ang reaction ng parents, ng family. So baka mamaya bata lang talaga siya. Kumbaga, lalo na sa side ko, kasi syempre kami, ngayon lang nila parang may experience. Kasi, yun nga, ngayon lang nila may experience. Kaya yung reaction nila is, syempre, second opinion. Yeah. And pati naman din sa side nila, ni La Roche, no? Sige pa, second opinion. Sabi ko, wala naman masama second opinion. Kaso kasi yung first opinion, pala yung first check-up namin, ano na kami nun eh, parang nabentahan tayo, you know? Parang kami sold na kami, kasi yung kung ano yung sinabi nung first doctor na pinuntahan namin, ganun yung observation namin kay Pipa. Kaya parang iba na ang ano namin na shoot, ito na nga, meron totoo na. Totoo na. Oo, totoo na. Tapos mas lalong nag-sink in pa nung siyempre, CH, diba? Actually, ako, siyempre, nanay, nararamdaman ko na parang meron na talagang something wrong kay Pipa na kakaiba sa mga kasabayan niya. So parang ako, siyempre ako, Google, si mother. Google ako, ano ba yung mga... Pero minsan yung Google, so... OA, exaggerated. Kasi parang ng mga una-una, yung denial ako, siyempre. Kasi parang ayaw ko maniwala. No, paano naman talagang si Pipa, ano, ganito lang. Delayed lang siya. Hindi lang namin natutukan. Or baka mamaya kailangan... Usually yung ganun eh. Diba? Parang sinasabi, hindi lang natutukan yung si Pipa, kaya ganyan. Hindi siya kinakausap kasi nanonood lang ng YouTube. Hindi siya nilalaro, hindi siya nakakausap. Oh. Parang baka nararamdaman namin na parang siya doon. Sa amin lang kulang. Kami pa namin gusto na lang baka siya doon. Pero yun nga, yung kahit naman bigyan mo siya ng maraming kausap, hindi pa rin niya pipiliin usapin eh. Parang ganun yung napapansin namin. Oo, kasi may mga preferred lang siyang gusto niyang kasama, gusto niyang kausapin, yung mga tao talaga lahat niyang kasama. Yun yung mga dun siya, ano, sumama. Nakikipag-laro. Nakikipag-laro, diba? So, syempre, at first, nga, kasi sabi ko kayo na parang alam ko meron kakaiba sa kanya. Parang gusto ko lang talagang i-confirm. Kaya kami nagpa-check. Siyempre, di ba, kung ano yung mga kailangan gawin, kung ano ba yung mga solusyon na dapat namin gawin, action plan na yung gusto kong malaman. So, nung confirmed na nga na may autism si Pipa,
Parang ang laging reaction na lang namin ni Pipo is, sige Doc, ano kailangan gawin para mag-improve si Pipa? Actually, nung sinabi naman sa amin, siyempre parang bumagsak yung buong mundo mo. Ganon ang pakiramdam eh, na parang, shoot, bakit siya? Sana sa amin na lang, sana kami na lang, or ano bang nagawa naming mali, parang gano'n. So, yeah. yun ang pinakamahirap dun eh, yung parang kami na lang sana, or ano bang nagawa naming mali, sana gawin, pwede bang pang mahabol, ganyan. So, syempre parang yung mga una-una, lalo na yung mga time na nalaman nga namin at confirmed yun, parang syempre sabi na pupasok sa isip mo eh, kasi yung sinabi ni Doc na kasama na niya yan habang buha, hanggang sa pagtanda niya, may autism siya. So, parang ako yung isip ko, paano pag nag-18 siya, nagdalaga siya, paano na siya mag-work, paano siya mag-aaral, makakapag-regular school ba? Yung mga ganong questions, di ba? So, sabi naman ni Doc is, actually both doctors, no, yung sa si St. Luke's and sa NCH, sabi naman nila is, may mga studies na na-outgrow yung autism, or parang kumbaga nawawala siya. Basta lang maging consistent sa therapy niya and yung care, follow through sa bahay. So talagang kailangan maging consistent and yung support ng family nandoon para adapt ni Pipa, ma-observe niya, magamay niya hanggang sa paglaki niya, di ba? Kasi parang ganito, sa ibang bata kasi parang routine. Kailangan may routine. May routine siya. Bata. Talaga naman, kahit normal na bata or walang autism, talagang kailangan talaga nila ng routine. Kaso kay Pipa, iba eh. Ibang routine na kailangan sa kanya. Medyo may mga details na maliliit na details na parang kailangan may ganito pa siyang gawin. Hindi mo pwedeng ituro lang na ganito. Yun nga. So, asan ako? May routine si Pipa. Oo, yun. May routine si Pipa na hindi pwedeng mawala. Oo, hindi pwedeng mawala. Like, hindi kasi sa iba ganun din eh. Siguro discuss lang natin yung routines niya sa different vlog. Oh, sige, pwede. So, ngayon, kung ano yung ginagawa namin na follow through from occupational to speech, kung ano yung ginagawa naman namin sa part namin. Pag umuwi kami ng bahay, kung paano namin siya... Naputol tayo dahil na-full yung memory card namin. Pero yun, we're back, guys. So, yun nga. Kung paano namin siya ginagawa, yun yung magandang isunod. Okay, kung paano namin siya ginagawa na parang kanina lang nag-usap, pwede naman i-ano to eh, no? Pwede naman nilang pigilan. Okay, anyway, hindi ko nagkikwento. Kasi ikikwento ko, ulitin ko na naman yung kanina. Kasi parang ano na lang kami, siguro i-update na lang namin din kayo sa mga development ni Pipa. Gagawa kami ng mga parang morning routine, evening routine, yung mga routine na ginagawa ni Pipa, and yung mga parang therapy at home ni Pipa, since kasi si Daddy ang kanyang official occupational therapist at home, and ako ang kanyang official speech therapist at home. So may ganun kaming eksena ni Daddy. May role kami, kasi si Daddy more on fun and games, ako naman more on kailangan bunganga ang ginagamit. Mas mapagod ako sa nakakapagod siya, pero fulfilling kasi nga ibig sabihin effective yung ginagawa namin sa kanya. So from pasiguro nakaka 2 months na kaming therapy niya, laki na ng improvement ni Pipa talaga. Makikita niyo. So siguro hanggang dito na lang muna yung video namin, and sana ikaw, gusto mo pa bang dagdagan? Ay, gusto ko pang sabihin. Si Nacho, nag-libre ka ng space. Ano lang namin. Yun nga, may autism si Pipa. Yan naman talaga ang goal ng video. No?
and kung paano namin siya i-handle day to day. Day to day, kung paano namin siya ginagawa. Sana, yun, sana kung ano man yung ginagawa namin, sana matutunan, I mean, maano rin yung ibang parents. O siguro makakuha rin kayo ng tips. Konti. Or syempre, hindi naman kami expert, no? Gusto lang namin i-share para makapag-inspire sa ibang gaya namin na may parents or kasi naman meron kakilalang may autism sa pamilya nila, syempre. And also, i-document na rin yung maging progression ni Pa. Yes, tsaka maganda to, magandang tulong din yung video for the therapist, yung mga teachers. Diba? At least nakikita nila na nag-follow through tayo at nakikinig tayo sa kanila. Yeah. So, yun nga. Sana nung mga tao or nung parents? Na-inspire? Hindi naman. Iba-iba naman ang makatulong. Sana makatulong tong video na to sa mga kapwa namin. Awesome parents or kasi naman ang may mga kakalala sa mga autism, they autistic children, they are different, they have different abilities and na kailangan natin silang suportahan, kailangan natin silang intindihin at kailangan maging mabuti tayo sa kanila kasi they have different way of thinking, they have a different ability, they have a different way to communicate and socialize with us. So, yun lang. At sana matuwa kayo sa video na to at supportahan kami sa aming magiging journey. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye, guys. See you sa aming mga next vlogs. Hopefully, maging consistent din kami sa pag-vlog. Sana. Sana. Don't forget to like and subscribe and share din itong aming ang video. And saan ba ilalabas? Dito? Hindi ko alam kung saan ba somewhere there. Sa description box din yung aming Facebook page and YouTube channel. Bye, guys.